Welcome to our online Sunday service. To fully enjoy the experience and maximize our fellowship with each other, here are some simple guidelines. Please share the link of our Sunday live streaming on your Facebook account so that we can reach out and connect to more people. Also, we can be interactive during the online preaching. You can share your thoughts in the comment box or simply click the light sign or heart sign to let us know that you are watching. Stay connected. We are encouraging everyone to join our regular online life group fellowships facilitated by our life group leaders. Let's continue to encourage one another during this time. Please join us on our prayer bond daily between 7 p.m. to 9 p.m., which we can do individually or as a family. We will start by declaring Psalm 91 out loud, followed by a prayer specifically for our COVID-19 related prayer points. Donations for the COVID-19 relief are welcome. Thank you in advance for those who are willing to help. Every start of the month, we are having our 7-day prayer preparation during weekdays at 6:30 p.m. via Zoom. To join us, you may obtain the link from your live group leader or whoever invited you, or simply message us on Facebook. For those who cannot join via Zoom, you may watch the live streaming through our Facebook account. We hope to see you, as this is a very good way to start the month. That's all for our announcements, and if you have missed out on anything, please wait until the end of our online service as we will be giving a recap of these. With that, we will now be starting with our program. Let's welcome the presence of the Lord with an expectant heart and be ready to give our all-out worship. Good morning, church, and welcome po sa ating online Sunday service. I know some of us po are dealing with different kinds of situations right now, pero I encourage you po to let God handle those situations and focus on God only. So let's all stand po as we give our very best praise and worship to our loving God. Hallelujah! Bless Lord! Kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pumuhihin, ang pangalan mo'y dagdagin nais. Manhat sa iyo may hahambing, ang awit ko iyong linggin. Langit ang aking nadarama,
Papuri sa iyo, Lord. Nataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Nagkakaisa po kami para i-worship na Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko kagandahan mo pag-ibig mo sa kitugon at may di pababayaan sa iyo naman matatagpuan sa iyo. Sa'yo lamang iniaan
sumpungan ka sa dakong lihi. Pinabalik po namin ang lahat na papuri po sa salamat. Only in the mighty name of our Lord Jesus Christ our Savior. Amen. Good morning, Church! It's tithe and offering time. Isa sa mga notable or distinct culture nating mga Pinoy is ang pagiging mapagbigay, especially in this season. And truly naman, we felt blessed as we give. Amen po ba? Ano pa kaya kung tayo ay magbibigay sa Panginoon ng mga Panginoon and King of Kings who is Jesus Christ? Sabi po ng Malachi 3:10,
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. So, bakit nga ba tayo nagbibigay? First is, it is a command. Bring the whole tithe. If mahal po natin ang Panginoon, we should obey Him. Kung kaya tayo ay masayang nagbibigay sa Kanya. Second po is, sabi dito, test me in this. Through this po sa ating pagbibigay, kung sa tao po is deduction, sa Panginoon po, it's a way of multiplication. That through our tithes, we can be blessed ng Panginoon. Meron po tayong 3 T's na pwedeng ibigay. Our time, treasure, and talent. And sometimes po, busy-busy po tayo. Sasabihin din natin na wala akong talent, but we can take part in the furtherance of God's kingdom through giving our treasure. Another po, bakit po tayo nagbibigay is God wants us to be used as channel of His blessings. Sa pamamagitan po ng blessings ng Panginoon, tayo po ang kanyang gagamitin upang iparamdam sa ating kapwa that God is really alive po sa ating mga puso. Again po, we give because it is God's command. Second is, it is a way of God's blessing us. And third po is, God wants to use us as channel of His blessing. So let us pray po at panalangin po natin ang ating mga tithe and offering. Hallelujah! Praise God! We thank you, Father. We thank you, Jesus and your Holy Spirit for this morning, Lord, na malaya po kami magbibigay sa iyo, Panginoon. We know, Lord God, na ang malilitim na to, Lord God, will be used in the furtherance, in the ministries, and in the work of your hand, Panginoon, upang marami pa pong mga souls ang maabot, Lord God. Lord, we glorify you at alam po namin na ang mga magbibigay po at patuloy na nagbibigay, Lord God, will be blessed enough, Lord God, ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Thank you so much. This is everything. Rest and pray in Jesus' name. Amen. Ayan po, naka-flash po sa ating mga screen kung paano po tayo makapagbibigay. It could be through GCash, or through our bank account, or through key persons, or through our life group leaders. Glory to God, and have a blessed Sunday as we give unto the Lord. Amen. Purihin ng Panginoon, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa ngalan po ng ating senior pastor, Pastor Tony Espiritu, ako po ang inyong lingkod, Pastor Jomer Abulencia, ang magpapahayag ng mensahe ng ating Diyos na buhay ngayong umagang ito. Ngunit bago po natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa larangan ng panalangin at ating idulog ang katagumpayan ng ating gawain ngayong umagang ito. Sige po, manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po na muli, Lord O God, pagbubulay-bulayan po namin ang iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord O God. Malayo man po kami sa isa't isa, nasa kanya-kanya naman po kaming tahanan. Ngunit, Lord O God, pinag-isa mo kami at ang banal na Espiritu ay kapiling po namin. Maraming salamat po, Lord O God. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami hanggang sa matapos po ang gawain na ito. Tulad po ng dati, Lord O God, ibubukas ko lamang po ang aking bibig at ikaw po ang magsalita para sa akin. Ikaw ang maluwalhati, Lord O God, at hindi po ang aking sarili. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. 2022 po is the year of surprises, na kung saan ito ang taon na mapapawaw na lang tayo sa nakamamanghang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat nararanasan pa rin natin ang pandemya at hindi natin maialis sa ating isipan ang mangamba sa mga nangyayari sa ating paligid, ngunit sa kabilang banda ay panatag ang ating isipan dahil alam natin na ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na hindi niya tayo iiwan at pababayaan ay kanyang gagawin sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Na mayroong nakalaang sorpresa sa bawat isa sa atin na patuloy na nananalig at nananampalataya sa kanya. Amen po ba? Pero kung papasanin po natin, taon-taon naman po ay mapapawaw tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa atin, sa mga prophetic word na ibinigay ni Lord sa atin sa panimula ng taon.
Noong nakarang taon po is 2021 is the year of opportunities. At marami sa atin ang napawaw at nasabi natin kay Lord na, Lord, grabe ka. Grabe ang mga opportunities na ibinigay mo sa akin. Amen po ba? Mag-amen ang lahat na nakaranas ng mga gandang oportunidad na ibinigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Opportunities na makapagtrabaho abroad. Opportunities na makapag-travel kahit may pandemic. Amen po ba? May mga na-promote sa trabaho at marami pang iba. Ngunit ang pinaka-the best na opportunities na ibinigay ni Lord last year ay yung opportunities na magkaroon ka ng ministry, maging leader ka ng isang life group, maging apprentice, trainees and assistant, yung maging part ka ng isang life group at maranasan mo ang pagkilos ng Holy Spirit sa iyong buhay. Ayun po ba? Ay isang oportunidad na naranasan mo sa iyong buhay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yung maramdaman mo na nangungusap ang Diyos sa iyo sa mga mensahe na ating naririnig at sa pagbabasa natin ng kanyang salita, rebuke man yan o pagtuturo, ay talagang mapapawaw ka na lang at masasabi mo na lang sa iyong sarili, Lord, mahal na mahal na mahal mo talaga ako. Amen po ba? Tunay at totoo ang kanyang salita na hindi tayo iiwan at tutuparin niya ang kanyang mga promises, ang kanyang mga pangako sa atin. Amen po ba? Ano sinasabi ng kanyang salita sa Genesis chapter 28 verse 15? Sabi niya po, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Sabi niya po, I will not leave you until I have done what I have promised you. Wow, grabe po si Lord. Kung tayo po ay may matibay na relasyon sa Diyos, tiyak ang kanyang pangako na nakasulat sa banal na aklat ay mararanasan natin. Amen po ba? Mga ka-life, marahil nung nakaraang taon, may ilan sa atin ang nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na yon, hindi po tayo o hindi ka iniwan, hindi tayo iniwan ni Lord. Patuloy lamang po na totoo ang kanyang salita. Amen po ba? Hindi siya nang iwan kasi patuloy niyang ipinadama ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi ko nga, hindi tayo iniwan ng Diyos. May ilan na sila ang nang iwan sa atin. Pati si Lord, iniwan nila. Amen po ba? Kasi nakaramdam sila ng pandalamig, panghina o pandulupaypay sa kanilang espiritual na buhay na dulot ng pandemyang ating nararanasan. Nung nagsimula ang pandemic noong March 2020, may ilan ang hindi na natin nakasama. Bagamat may online fellowship at online church service, kaya nga po mga ka-life, itong pandemic na ito, para sa akin po, ito po ay labanan ng matira. Matira ang matibay. Dahil sa kabila ng pandemic, hindi po tayo nagkakaniig ng personal at lagi na lamang sa online tayo nagkikita, at kuminsan nawawala pa sa ere dahil humihina at nagkakaroon ng problema ang ating internet connection, pero patuloy tayong nananatiling nakaugnay sa ating church at sa ating life group. Amen po ba? Kaya nga po ang lahat ng matibay dahil nanatilis na nakaugnay sa church at sa kanyang life group ay magsabi ng Amen. Amen po ba? So magdadalawang taon nang wala tayong physical church service, pero ang ating Diyos, nais niyang maabot ang bawat isa. Bagamat pinagbabawal ang pagtitipon, ay nagpatuloy pa rin tayong nakakasama through online, sa Zoom, sa Messenger at FB Live. At patuloy na lumalago ang kanya-kanyang life group gamit ang technology na ibinigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Sa ating online group fellowship at online prayer preparation, patuloy nating ipinagpipray kay Lord na matigil na at tuluyan ng mawala at matunaw ang virus na kumakalat na ito, na magbalik na sa normal ang lahat. Pero sumagi pa sa ating isip
Baka meron nais ipagawa o nais na makita ang Diyos sa bawat isa sa atin upang dinggin ang ating nagkakaisang panalangin. O baka naman ang iba ay nanlalamig na kay Lord noong pasimula pa lang ng pandemic at hanggang ngayon ay patuloy na nanlalamig. Amen po ba? Nakikiride on na lang at hindi tunay na ginagawa ang kanyang bahagi bilang mananampalataya. Wala na ang kasiglahan sa pagsamba kasi nga online, nalulupaypay na. May kapabayaang espiritual na nangyayari sa kanyang buhay. Nasa online group pero lumilipad ang isip. Nasa online church service pero hindi nakapokus at wala sa puso ang pagdalo. Parang nanood lang ng telenovela sa TV. Hindi nakikibahagi. Parang kanta lang ni Moira. Ako ang kasama pero hanap mo siya. Amen po ba? Ibig sabihin, wala sa puso. Sabihin mo sa katabi mo kung mayroon, hindi ako ganon. Amen po ba? Marahil ilan po sa atin, hindi naranasan ng year of more than enough, year of harvest, year of transformation, opportunities, kasi may kapabayaang espiritual at hindi ginawa ang kanyang bahagi bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Sa book of 2 Chronicles chapter 7 verse 11 to 15, mababasa natin na nagpakita ang Panginoon kay Haring Solomon at nagbigay ang Diyos ng mga kondisyon upang patawarin sila sa kanilang mga kasalanan at pagpalain muli ang kanilang lupain. Basahin po natin ang 2 Chronicles chapter 7 verse 11 to 15. When Solomon had finished the temple of the Lord and the royal palace, and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord and in his own palace, the Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. When I shut up the heavens so that there is no rain or command locusts to devour the land or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Mga kalay, sa verse 14, ipinakita sa atin ng Diyos kung ano ang ating gagawin upang patawarin tayo ng Diyos at dinggin ang ating personal na dalangin. Maging ang ating nagkakaisang panalangin o corporate prayer para sa ating bansa. Mga kondisyon na tugon niya kay Haring Solomon na kung gagawin niya at ng kanyang nasasakupan ay pagpapalain siya nito. Kung nakakaramdam ka ng panghina, panlulupaypay sa iyong espiritual na buhay dahil sa nangyayari ngayon sa ating paligid, ito rin po yung bagay na dapat nating gawin, dapat mong gawin. Dapat nating gawing lahat. Ngunit higit sa lahat, ito ay ilan din sa mga kondisyon ng Diyos upang maranasan natin ang kanyang mga pangako sa atin. Ang pagpapalang kanyang inilaan sa bawat isa sa atin. 2022 is the year of surprises. At upang maranasan natin ito, ito ang mga kondisyon ng Diyos na dapat nating gawin. Pagbulay-balayan po natin ng verse 14 ng 2 Chronicles chapter 7. Sabi po, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ang title po ng aking mensahe ngayong umaging ito ng linggo ay How to Receive God's Promises. Nabasa na po natin diyan mga kalay ang mga kondisyon na ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon para sila patawarin sa kanilang mga kasalanan o sa kanilang mga pagkukulang sa Diyos. Na kondisyon din upang maranasan ang kanyang pangako sa atin ngayon, ngayong taong ito. Amen po ba? Una, humble
yourself by admitting your sins. Humble yourself by admitting your sins. Magpakumbaba sa Diyos at aminin ang nagawang kasalanan. Ang pagpapakumba ay kusang pagpapasakop sa Diyos. Dapat tayong magpasakop sa Diyos. Dapat tayong lumapit sa Diyos na may kababaang loob at inaamin ng walang pag-aalinlangan at totoo sa ating sarili ang ating mga pagkakamali. Lumalapit tayo sa Diyos na walang pagmamalaki sa ating sarili. Dapat nating alisin ang pride o ang pagpapahalaga sa sarili. Amin po ba? Palagi kong sinasabi noon, mahirap talagang lunukin ang pride, lalo na kung bareta. Pero ang tugon ko ngayon, edo yung powder, tunabin mo sa tubig para pwedeng inumin at lunukin. Joke lang po. Tunghayan po natin ang kwento patungkol sa isang pariseo at tax collector. Tingnan po natin sa Luke chapter 18 verse 10 to 13. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Nabasa natin mga ka-life yung pariseo. Proud na proud sa kanyang sarili. May pagmamalaki na nagpipray, nananalangin sa Diyos. Sabi niya, Diyos ko, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, evildoers, adulterers, o katulad ng tax collector na to. Amen? Dalawang beses po akong nagpapasting sa isang linggo. Wow, grabe, pati ang pagpapasting ipinagmalaki. Amen po ba? At hindi lang pagpapasting, pati pagbibigay niya ng tithe sa Panginoon ay ipinagmalaki niya pa. Nagbibigay po ako ng 10% ng sweldo ko. Pero yung tax collector na nakatayo sa dikalayuan, hindi makatingin sa langit. Sinusuntok niya ang kanyang dibdib at ang sabi niya, maawa po kayo sa akin, makasalanan ako. Amen? Mga kapatid, yung tax collector lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba at inamin niya sa Diyos na walang pag-aalinlangan at totoo sa kanyang sarili na siya'y makasalanan. Amen po ba? Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke chapter 18 verse 14? I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen? Dahil lumapit ang tax collector na isang makasalanan sa Diyos na may pagpapakumbaba, napansin siya ni Lord. Umuwi siyang matuwid sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Dahil ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas, ang sabi ng kanyang salita. Sa ginawang paglapit ng tax collector na may pagpapakumbaba ay itinaas siya ng Diyos. Ikinarangal siya ng Diyos sa kanyang pagpapakumbaba at siya'y naging matuwid sa paningin nito. Amen po ba? Ang sabi po sa Kawikaan 22 verse 4, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan, at karangalan. Ang paggalang sa Panginoon at ang pagpapakumbaba pala ay may magandang kapakinabangan sa atin. Amen po ba? Ito'y nagdudulot sa atin ng, sabi po, mahabang buhay. Pag sinabi pong mahabang buhay, ang ibig sabihin ay long and satisfying life. Umabot nga ang buhay mo ng 80 years, pero nung age 60 ka na, nakaratay ka sa banig ng karamdaman, bedridden ka na, nakahiga ka lang ng 20 years at maraming aparatos na nakakabit sa iyong katawan. Long and satisfying life po ba yon? Hindi po. Ang mahabang buhay, kalakip niyan ay malakas na pangangatawan.
at kaligayahan ng puso habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Diyos o hinihintay natin na bawiin niya ang hiram nating buhay sa Kanya. Amen po ba? At hindi lamang po mahabang buhay, kundi kayamanan at karangalan. Hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen po ba? Ipoprovide ni Lord ang lahat ng ating pangangailangan. At igagalang ka ng mga taong nasa paligid mo dahil nakikita ang iyong kababaan ng iyong loob. Amen po ba? Sabi ko nga po kanina sa panimula ng aking mensahe patungkol dito, na ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan ng kusang pagpapasako sa Diyos. Kaya ang paggalang at pagpapakumbaba ay hindi pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang paggalang at pagpapakumbaba. Hindi maaaring iginagalang mo ang Diyos, pero hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Amen po ba? Hindi yung ginagalang mo ang leader mo, pero hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Pasaway kang member ng life group. Lagi kang pabebe kung nagpe-fellowship kayo. Amen po ba? Kalpitin mo yung katabi mo at sabihin mo, hindi ako pabebe. Amen po ba? Nais ng ating Diyos, mga kalay, na lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba at aminin sa Kanyang harapan ang ating pagkakamali o pagkakasala. Number 2 po, pray to God asking for forgiveness. Dumalangin sa Diyos at hingin ang Kanyang pagpapatawad. Nais ng Diyos na ibukan natin ang ating bibig. Bigkasin natin at simulan natin ipahayag ang ating mga kasalanan. Madalas at marahil tayo'y, kung tayo na nanalangin sa Diyos, ay puro hingin na lang tayo. O Lord, sana po magkaroon po ako ng ganito. Sana po magkaroon po ako ng bagong kotse. Sana po magkaroon po ako ng bagong damit, ng bagong bahay. Sana po mapromote ako sa trabaho. Puro sana, sana all. Amen po ba? Kaya madalas ang tugon ni Lord ay no or wait. Subukan naman po nating nakausapin siya na ibinubukas ng ating bibig at kinokonfess natin ang ating mga nagawang kasalanan. Hingin ang Kanyang pagpapatawad sa mga kasalanang ating nagawa. Yung hindi muna puro hingin na lang. Amen po ba? Isa-isang tabi muna natin yung mga memorized na panalangin natin at bigkasin ng ating bibig ang ating mga nagawang kasalanan. Ano ang sabi ng salmista sa Psalms 66 verse 18? If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan, ng sabi ng salmista. Kahit umiiyak tayo sa Diyos, ngunit hindi natin inihingi ng tawad ang mga nagawa nating kasalanan at walang pagbabagong nakikita sa ating buhay, ay hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Amen po ba? Ipinahayag ng salmista ang kanyang mga kasalanan sa Diyos at tinugon ng Diyos ang kanyang mga kahilingan. Ituloy po natin basahin sa verse 19 and 20 ng Psalms chapter 66. But God has surely listened and has heard my prayer. Praise be to God who has not rejected my prayer or withheld His love from me. Mga kalay, ang ating pagtatapat o pagpapahayag ng ating kasalanan sa Diyos ay tuloy-tuloy, kasi patuloy naman tayong nakakagawa ng pagkakamali. Ngunit ang totoong nagpapahayag ng ating kasalanan sa Diyos ay nangangailangan ng pagsunod sa Kanya, sa Kanyang salita, at naroon ang pagnanais na tigilan na ang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Hindi yung pagkatapos mong humingi ng tawad ay inulit mo uli. Lord, patawad po, hindi na po ako hindi na po ako maninira ng buhay ng may buhay. Hindi na po ako magchichismis. Amen. Maging marites at maribig po tayo na positibo. Mare, testify muna ang kabutihan ni Lord. Amen. Mare, victory ang ating mararanasan kasi si Jesus ang lagi nating kasama. Amen.
Amen po ba? Hindi yung paninira ng kapwa. Amen. Hindi yung Lord, hindi na po ako magsisinungaling, hindi na po ako magsusugal, hindi na po ako tatayan ng wedding promise, Lord. Amen. At pagkatapos mo kumaten ng online prayer preparation o fellowship, nag-online sabong ka naman. Amen. Hindi pwedeng ganon, kapatid. Amen. Si King David ay nanalangin at nag-confess ng kanyang kasalanan sa Diyos. Psalms 9. Psalms chapter 19 verse 12 to 13. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me, then I will be blameless, innocent of great transgression. Mga kalay, kung hindi natin ipinapahayag ang ating kasalanan sa Diyos na may pagsisisi, at patuloy tayong namumuhay sa kasalanan, tayo na rin ang naglagay ng malaking pader sa pagitan natin at ng Diyos. Amen po ba? Mga ka-life, alam naman po natin na hadlang ang kasalanan na hindi natin hiningi ng kapatawaran sa Diyos para sagutin niya ang ating panalangin at maranasan ang kanyang mga pangako sa atin. Malinaw ang kanyang sinabi sa kanyang salita na siya'y tapat at patatawarin at dililisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan kung ating ihahayag ang ating mga kasalanan sa kanya. Amen po ba? Ano pang sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Mga kalay, hindi man natin maalala ang mga nagawa nating kasalanan nung hindi pa tayo bahagi ng pamilya ng Diyos. Ngunit, hindi natin dapat inaalis at dapat ay nasa ating saloobin palagi ang ipahayag ang ating mga pagkakamali at paghingi ng tawad, kalakip ng pagsunod sa kanyang salita. Amen po ba? Pangatlo po, seek His face. Hanapin ang mukha ng Panginoon. Mga kalay, ang Hebrew word for face in the Old Testament is often translated presence. Ang hanapin ang mukha ng Panginoon ay nangangahulugan na masusin nating hinahanap ang kanyang mukha na kung saan seryoso tayo at nais natin lumapit sa kanya at maramdaman ang kanyang presensya. Bakit po natin kailangan, mga kalayt, na hanapin ang mukha ng Panginoon o ang kanyang presensya? Kasi po, pag tuwing tayo ay nagkakasala o nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan, ay unti-unti tayong lumalayo sa Diyos na hindi natin namamalayan. So, sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng ating mga kasalanan at pagharap sa kanyang mukha, hinahanap natin ang kanyang mukha, ang kanyang presensya ay umiinit na muli o nanunumbalik na muli ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Hindi po ba sa tuwing nakakagawa ka ng pagkakamali ay nakakaramdam ka ng na parang ayaw mo na, ayaw mo nang dumalo sa gawain ng Panginoon, ayaw mo nang umaten sa group fellowship, hindi ka na mag-church, lumalayo ka na at makikita mo na lang ang iyong sarili na malayo ka na pala sa Diyos. Hanggang sa makaramdam ka na ng pandanamik o pandulupaypay sa iyong spiritual life. Yung magkaroon ka nga lang ng hindi pagkakaunawaan sa kapatid mo sa church o sa life group mo, parang ayaw mo nang umatin sa church, ng inyong fellowship. Leader, hindi mo na ako attend. Pas muna ako, umiinit kasi ang dugo ko pag nakikita ko ang kapatid natin na ito. Amen? Hindi ako makapag-concentrate. Kaya mga kalay, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, nakakagawa man tayo ng pagkakamali, nagkakasala man tayo sa Diyos, dumadaan man tayo sa isang matinding pagsubok sa buhay, ay palagian at patuloy nating hanapin ang mukha ng Diyos. Psalms chapter 27 verse 8. My heart says of you, seek His face, your face,
Lord, I will seek. Ito ang isang patunay, mga kalayk, na nais ng Diyos na hanapin natin ang kanyang mukha. At sa paghanap natin ng kanyang mukha, ng kanyang presensya, masusumpungan natin siya at makakaranas tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Kapahingahan ng ating kaluluwang nanghihina at nanlulupaypay dahil sa kasalanan at iba pang mga bagay na kailangan po natin na nagpapahina sa ating spiritual na buhay. Amin po ba? Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Amen. Uba. Kaya palagyan po nating hanapin ng mukha ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Amen po ba? Mga kalayk, palagian po nating hanapin ang mukha ng ating Diyos na buhay. Pang-apat po, at dito na po ako magtatapos. Turn from wicked ways. Talikuran ang masamang mga lakad. Ang pagtalikod sa masamang mga lakad, ibig sabihin po nito, ay true repentance o tunay na pagsisisi na kung saan hindi mo na kailanman gagawin muli yung kasalanan na nagawa mo. Hinihiling mo sa Diyos na bigyan ka ng bagong puso na noon ay masaya kang gumagawa ng kasalanan, ngunit ngayon, dahil sa tunay kang nagsisisi sa kasalanan na gawa mo, ay namumuhi ka na dito. Kinamumuhian na natin yung mga kasalanan na nagawa natin at nahihiya ka sa kasalanan ginawa mo at ayaw mo nang gawin, uulitin pang muli yung kasalanan na yon. Amen po ba? Sa Jeremiah 31 verse 19, ang sabi po, after I strayed, I repented. After I came to understand, I beat my breast. I was ashamed and humiliated because I bore the disgrace of my youth. Tandaan po natin, mga kalayk, dahil sa ating mga kasalanan, pinako sa krus ang ating tagapagligtas. At dahil sa pagtalikod natin sa ating kasalanan, nang tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay magmamana tayo ng buhay na walang hanggan at hindi kailanman mamamatay. Amen po ba? Ezekiel chapter 18 verse 27 to 28. But if a wicked person turns away from the wickedness they have committed and does what is just and right, they will save their life because they consider all the offenses they have committed and turn away from them. That person will surely live. They will not die. Amen. Mga kalayk, kung tayo magpapakumbaba sa Diyos at aminin ang nagawang kasalanan, dumalangin sa Kanya at hingin ang Kanyang pagpapatawad, hanapin ang Kanyang mukha at talikuran ang masamang lakad, ay diringgin at tutugunin ni Lord ang ating mga dalangin. Patatawarin tayo ng ating Diyos na buhay sa lahat ng ating mga kasalanan. Mararanasan natin ng buhay na masagana at ganap dahil pagagalingin ng ating mga sakit at karamdaman. At malusog na pangatawad ay mapapa sa atin. Papatnubayan tayo ng banal na Espiritu at ang Kanyang mga pangako ay mapapa sa atin. Mamamangha na lamang tayo sa mga sorpresa ng Diyos na Kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Kapatid, kung nais mong simulan ang mga sinabi kong ito, kung nais mong simulan at gawin ang mga tinalakay natin ngayon, pero nahihirapan kang gawin ito, o marahil kapatid, nakakaramdam ka ng pandalamig o panghihina sa iyong spiritual na buhay,
dahil sa pandemyang ito na ating patuloy na nararanasan, inaanyayahan kitang muling isuko ang iyong buhay sa Diyos. Papasukin siyang muli sa iyong puso upang mapag-alab na muli ang iyong relasyon sa Kanya. Saan ka man naroon, kapatid, nasa sasakyan ka man, o nasa bahay ka, kapiling mo ang iyong pamilya, sasamahan kita sa panalangin at sabayan mo ako sa pamamagitan ng maikling panalangin na ito ng paglapit sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Father God, sa pangalan ni Jesus, nagpapakumbaba at dumalapit ko ako sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Linisin mo ako, O Diyos, sa karumihan na dulot ng kasalanan na aking nagawa. Muli mo pong papag-alabin ang aking pagnanais na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Magkaroon muli ng pagnanasa na hanapin palagi ang iyong mukha, makinig at basahin ang iyong mga salita. Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay at nabuhay para sa aking mga kasalanan. Pumasok ka pong muli sa aking puso, O Diyos, dahil tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagdigtas ng aking buhay. Maramdaman ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aking buhay at mamuhay ako ng ayon sa iyong kalooban. Ama, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli po tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa oportunidad, Lord, O God, na yung ibinigay na muli po kaming makalapit sa iyo. Hallelujah. Papag-alabin namin ang aming mga espiritual na nandulupay-pay, Lord, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming ginagabayan ng iyong banal na Espiritu. Father God, sa pangalan ni Jesus, inilalapit ko po at dinadalangin ko ang aking mga kapatid, Lord, O God, na nakiisa sa panalangin. Hallelujah. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nilang maramdaman ang pagkilos ng Holy Spirit sa kanilang buhay, Lord, O God. Papag-alabin mo po, Panginoon. Papag-alabin mo po, Lord, O God. Hallelujah. At ang mga salita na kanilang narinig, Lord, O God, sa tuwing sila'y dadalo, Panginoon, sa gawain, Lord, O God, ay kanilang maalala at magamit po namin, Lord, O God, upang patuloy kaming manatili na nagmamahal at sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Ama. Alam po namin, Lord, O God, ginabayan mo kami at sinamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu ngayong umagang ito, Lord, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, O God, ito po ang aming dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, muli, Panginoon, tinataas ko ang aking mga kapatid, Lord, O God. Nasa kanya-kanya kaming bahay, Lord, O God, ngunit damang-dama namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sige po, mga kapatid, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Father God, nakataas po ang aming mga kamay. Alam mo po ang pangangailangan ng aking mga kapatid. Kung meron po silang nararamdaman, problema o karamdaman, Lord, O God, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord, O God. Hallelujah. Hipuin mo po sila, Panginoon, sa anumang kanilang karamdaman sa pangalan ni Jesus, Lord, O God. At dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po kaming proteksyonan, Lord, O God, ng iyong banal na Espiritu, ng iyong banal na dugo, Lord, O God, laban sa virus na patuloy na kumakalat na ito, Panginoon. Dalangin ko din po, Panginoon, ang aming mga kapatid, Lord, O God, na nagkaroon ng COVID, Lord, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na mawala na ito at manumbalik ang kanilang kalakasan sa pangalan ni Jesus, Lord, O God. Maraming pong salamat, Ama. Alam po namin, Lord, O God, dininig mo ang aming mga panalangin, ang aming mga personal na panalangin. Hindi ko man po binanggit, Lord, O God, ang mga panalangin ng aking mga kapatid. Ngunit alam mo po, O Diyos,
dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ipagkaloob mo po anuman ang desires ng kanilang puso, anuman ang kanilang mga kahilingan, Lord O God, sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama. Maraming maraming pong salamat, Lord O God. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating gawain. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Sama mo'y hangat, Panginoon.
pangako mo'y laging maasahan.